Tommy. No, Jose. Girls. Hello friends, and we are back again for another video from our channel. And for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ano yung laman ng dog bag namin. Ito yung mga tingin kong gamit na gagamitin nila for a day trip. But before anything else, kung bago ka sa channel namin, please do subscribe and pakihit na rin yung notification bell button para updated kayo kapag nag-upload kami ng bago namin videos. Ano ba? Huwag mo kainin si Tommy. Tom, ipaglaban mo naman yung sarili mo. Awayin mo yan. Awayin mo. Awayin mo. Kainin mo. Kainin mo ang paw niya. Alis! 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 Sugar, baka gusto mo tumabi-tabi. Harang kaya sa shot. Tabi. So, ayan. Let's start. Magsimula muna tayo sa pinaka-dog bag mismo. Ito siya. Ayan. Wow naman, ang lakas mga beauty guru. Pero dog edition bag. So any bag will do naman, depende sa kung anong bag yung preferred nyo. Pero ito, basic bag lang to. Ay nako, paano tayo gagawa ng ganito kung ginugulo nyo? Tabi. Hi girls! Birthday mo! Actual birthday mo ngayon! Happy birthday! Gusto ko tong bag na to kasi hindi siya masyadong malaki, hindi rin sobrang liit. Ganito siya pagka sinuot. Yan. Ganyan lang. Sakto lang siya sa likod ko. Tapos ang ganda ng foam dito. Ganyan siya. Tapos, nagustuhan ko kasi yung kulay niya. Merong red, orange, yellow, blue. Unahin na muna natin yung mga nasa labas. Kasi since nasa labas sila, obvious na, kita nyo na agad. Yung una, itong collapsible bowl para kapag nauuhaw sila, madaling kunin, nasa labas na. Ganyan siya. Bali, murang-mura lang to, nabili ko siya sa Lazada. Marami akong binili actually, pero isa lang yung nilalagay ko dito. Para hindi sabay-sabay masira. Cream, oh. Paano naman nila makikita? Then, itong nasa gilid is bastos. Then, itong nasa gilid, insulated water bottle. Actually, bagong bili ko lang to kasi ito yung dati kong gamit. Kaso lang, marami na siyang dent. Hindi na siya makatayo ng ayos. Papakita ko sa inyo. Ayan. Wobbly na. And besides kasi, masyadong maliit to para sa amin. 20 ounces lang siya or 592 ml. Kaya dito kasha sa amin. Kasi umiinom din ako dito pag nasa labas kami. So itatabi ko na muna to kasi hindi naman yan yung papakita ko dapat. So ito yung binili ko kasi meron siyang parang pinaka-protector dun sa baba niya. Insulated kasi alam nyo naman dito sa Pilipinas, napaka-init. Tapos mga husky pa sila, madali sila hingalin. So I prefer na insulated para ma-preserve yung lamig ng tubig. And yung size nito, doble nung sa kanina, 40 ounces or 1.18 liters. Sorry. Parang dragon lang. So, yung mga nandito sa front pocket, ito yung mga maliliit na items na hindi pwede dito sa loob, na magra-rumble-rumble lang sila. So, dito ko na lang sila nilagay. Punahin muna natin yung front pocket. Yan. Ito. Poop bag holder at saka yung poop bag nasa loob na. Second is pabango. Tapos next, alcohol. The next, ito, soothing balm para sa paws or elbow. Pwede na rin sa elbow. Para if meron silang cracked paws, pahiran lang sila ng ganito. Para ma-moisturize. So, yung brand nito is, ayan. So, not sponsored po ito. The next, ito, Cool Doctor. Alam nyo naman, pag mga husky, yun nga, madali sila mainitan. So, after nila mag-walk, pwede nyo silang sprayan ng mga ganito para ma-relieve ng konti yung init na nafe-feel nila after mag-walk. So, pwede din naman tubig. Okay na rin naman na yun. Basta inyo na lang sila. So, meron lang kasi ako nito. Gagamitin ko na lang din. Pero, pwede na rin naman na water lang.
Then yan, tapos na ako sa front packet. Wala na siyang laman. Then punta na tayo sa main packet. Ayan. Ganyan siya sa loob. Actually, pang laptop tong nandito. Well, dog bag ito, so wala tayong laptop. So, yung una is toy. Para kapag na-bore sila or may idle time, meron silang malalaro. Actually, si Sugar lang naman ang maglalaro nito. Next, ito din. Another toy. Squeaky toy. Kaso hindi na siya tumutunog. Hangin na lang. At alam nyo na kung sino ang may kagagawan. Gutay-gutay na nga. Then next is extra leash. Para if ever maputulan kayo ng leash, hindi nyo ina-expect, meron kayong emergency backup. Next item naman is, ito, towel. Malaki siya actually. Yan. Super absorbent tong towel na to. Para if ever naglaro sila, nabasa, kunyari naglalakad kayo sa mall, tas may fountain doon, tas nagtampisaw sila. Meron kayong pamunas. Pang-dry sa kanila sa kahit anong mga basa-basa na yan. Next is wipes. Para kapag meron kayong mga dapat mabilisang punas sa kanila, sa mukha nila, sa kung saan man, unscented siya. Diba? Baby. Kasi mga baby sila. Uy! Next! Tissue. I recommend na paper towel yung gamitin nyo. Kasi, hinarangan na yun ni Sugar. Sugar, bastos ka. Shhh! Mm. Dito pa talaga nag-away. O, doon ka na. Eto, Bulma. Eto, Bulma. Oh. Kasi kapag facial towel, mabilis lang mapunit. Pag, kunyari, meron kayong mga accident sa mall, mga kailangan punasan. Uy! Tabi. Then next, ito, dog treat pouch. Meron din siyang lagayan dito ng poop bag. Tapos sa kabila, dito ko nilagay yung clicker. May magnanakaw alert. Tapos dito naman sa loob, nandito yung treats nila. Yan. Dapat nakalagay sa resealable na plastic. Kasi pag nakalagay lang tong treats dito sa loob, kakalat siya. And maamoy at maamoy nila yon. So, dapat nakalagay siya sa resealable plastic. Para hindi sila madistract ng madistract sa amoy. Then, ayan, patapos na tayo. Last na nga ba? May laman pa kasi ito eh. First aid kit. Importante na meron talaga nito. Kasi di mo naman masasabi, baka magkaroon sila ng sugat, magkaroon sila ng accident, mga cuts. Para at least ma-disinfect nyo na kaagad. Mabigyan nyo na kaagad ng first aid before kayo pumunta finally sa vet. So, ang mga laman nito, first is nylon muzzle. Ganito siya. Paganyan, tapos nakalagay sa likod ng ano. Ide-demo ko na lang. Tamang-tama, dumating ka. Didemo ko tuloy. Ayan, ganyan siya. Eye cream. Ayan. So, itatanong nyo kung bakit kailangan nito. Based na research ko kasi, yung mga dogs daw, kapag hurt sila or nasugatan, may masakit sa kanila, may tendency sila maging protective sa sarili nila at mag-snap. So, yun yung iniiwasan natin. Para at least pagka nag-a-administer kayo ng first aid sa kanila, hindi kayo mag-worry na baka biglang mangagat. Tapos next sa first aid kit natin is antiseptic wound spray para sa pagdi-disinfect ng mga sugat nila. Tapos, ito. Kailangan meron ding nail trimmer kasi kung sakali maputol or hindi maganda yung pagkakaputol nung kuko nila, pwede nyong itrim ng maayos. Next, thermometer. Nahulog, sorry. If ever mapansin nyo na matamlay sila, tapos medyo mainit, kung kailangan na badalhin sa vet, kung emergency na ba. Tapos, cotton. Then next, ito, paper tape, gauze pads, mini scissors, tapos chani, ayan. Pag may mga splinters, may mga maliit na nakatusok sa paa niya, pwede nyo bunutin ito. Tapos yun lang, tapos na. Nagkasya siya lahat dito. Ay, actually, meron pa. Hindi na kasi siya kasya. So, dito ko na lang nilagay katabi ng first aid kit. So, ito, bandage. Maganda to kasi para na siyang tape na dumidikit pag iniikot-ikot mo lang siya. So, bale. Teka lang, papakita ko muna Sugar. Papakita ko muna lahat. Ayan. So, bale. Kulang. Nandun. Tinadyakan mo yung isa. Aray. Ayan. Dito. Ayan. So, bale, ito lahat yung laman ng bag nila. Sugar.
Ayan, ito bali lahat yung laman nun. Tabi, huwag kang maging protective. Ay naman kasi. Ninakaw niya talaga. Sa'yo ba yan? Wow. Huwag nga sa labas. Kaya hindi nakakapagbabay si Cream Boy. Eh. Kaya konti lang exposure niya kasi binubukbog mo. Ayan, natatakot lagi. So, ayun lang friends. I hope nagkaroon kayo ng idea or nabigyan ko kayo ng idea kung ano-ano ba dapat yung laman ng mga dog bags. And comment down below if kung ano-ano din yung laman ng mga dog bags nyo. Baka may mga kailangan pa akong idagdag. Ito na naman po sila. Then ayun, meron pa silang other bag na maliit lang. Pero basic lang talaga yung laman nun. Tubig lang, tapos cellphone ko. Tsaka collapsible bowl. Tapos hanggat maaari, hindi kasi ako nagdadala ng maraming gamit. Mas maganda na konti lang yung laman. Tsaka maliit lang yung bag para hindi hassle kapag tumakbo-takbo na kami. See you on our next video! Bye!